Channel. It's me again, Leilani Agustin. Sa mga nanood at nag-subscribe sa akin at mga nag-views ng mga videos ko, salamat sa inyong lahat. Ngayong gabing ito, ang gusto kong i-discuss po sa inyo ay about sa memorial plan na kinuha naming mag-asawa. Kumuha po kami ng tatlo, guys. Bakit ako kumuha ng tatlo? Kasi isa sa asawa ko, isa sa akin, at isa sa biyanan ko. Guys, maganda ba ito sa ano? Sa tingin nyo, maganda ba ang pagkuha ng memorial plan? Kung ako ang tatanungin nyo, maganda po, guys. Kasi alam nyo, guys, lahat tayo, tayong lahat ay mapupunta sa death. Diba? So, hindi ito masasayang, magagamit natin to in the future. So, at ang kagandahan dito, kung halimbawa ako mamatay, hindi na ako burden sa mga may iwan, hindi na ako burden sa asawa ko at sa anak ko at sa mga mahal ko sa buhay. So, yan ang kagandahan, guys. Kumuha ko ng tatlo. Nakapangalan sa akin yung dalawa sa asawa ko. Nagtataka kayo, guys, bakit dalawang kinuha ko sa asawa ko. Kasi, yung isa kasi, gagamitin ng asawa ko. Tapos yung isa, kung bakit pinangalan ko pa din sa kanya kasi dahil siya ang may valid IDs. Kasi ganun din kasi, guys, eh. Pag wala yung gusto mong kuhanan o nasa probinsya man, lalo nga yung pandemic, hindi makakapunta dito yung biyanan ko. So, ipinangalan ko na lang sa asawa ko. O, di ba? Okay. So, ito, guys, ang kagandahan ng St. Peter ay may kasama na ding insurance. Ang ibig sabihin ng insurance nito ay, sa pagkakaintindi ko, guys, according sa sinabi ng agent ko, kung mali man ako, correction na lang na lamang ko sa inyo. Ang pagkaintindi ko kasi, guys, insurable ito ng 10 years. Halimbawa, anong edad ba ako kumuha? Ano? 40 years old na ako kumuha nito. So, insurable ako hanggang 50 years old sa plan na to. Depende kasi kung anong age ka kumuha, basta 10 years lang ang sakop niya sa'yo. Kasi, so, 40 to 50, sakop ako ng insurance nito. Gaya yung nangyari sa HIPAA, kung nakakuha pa kami ng insurance. Nung namatay kasi, itong St. Peter ang ginamit namin sa HIPAA ko. Yun, guys. Saka itong St. Peter na to, legit. Legit siya. Magagamit talaga to. At saka ang kagandahan nito, transferable at assignable. Ano bang ibig sabihin ng transferable? Pwede mong i-transfer sa isang kaibigan o kapamilya kung hindi mo na kayang bayaran. Pwede mong i-transfer ito sa buhay, tapos siya na ang magtutuloy ng pagbabayad. Ang ano man ibig sabihin ng assignable, ang pagkakaintindi ko sa assignable, yung sinabi kasi ng agent ko, ang pagkakaintindi ko lang, guys, ha, at sinners ko din, kasi nung una hindi ko din masyadong naintindihan. Ang ibig sabihin ng assignable ay pwede mong ipamigay, halimbawa, wag pa naman sana, mauna yung biyanan ko na mamatay. Pwede kong ipagamit sa kanya o kahit sino man na mahal ko sa buhay na gusto kong pagbigyan dito. Kung may balance man, pwedeng bayaran din ng balance bago mo ma-avail yung service at tulong ng St. Peter sa isang nagluluksa. So, ang tips ko sa inyo, guys, para malalaman nyo kung legit yung kinuhanan nyo yung ng St. Peter plan. Dapat may kontrata kayong pipirmahan at may hawak kayong kontrata. Ito po, guys.
sample ko na lang to sa akin. Hindi ko na ipakita sa inyo yung sa asawa ko. Basta, yung asawa ko may ganito din siya. Tapos, ay sorry, dalawa pala yung ganito yung sa asawa ko kasi dalawa ang nakapangalan sa kanyang St. Peter. Ako, ito naman. So guys, kontrakta. Tapos dito sa likod, nakalagay na yun din yung ano, terms of life plan contract. Magbabasa nyo guys pag kumuha kayo. Tapos, ang agent pag nag-collect sa inyo is, dapat may contract, ay may resibo, official receipt na i-issue sa inyo. Tapos, ito ang una mong makuha guys once na nag-fill up ka ng, o kumuha, nag-avail ka ng St. Peter. Tapos, to follow na lang yung policy card. Dapat may ganito ka din. Di ba? Maganda, guys. Ang binabayaran ko po sa St. Peter ay sa akin, $825 per month. Tapos, yung dalawa sa asawa ko, bale, $825 plus $825. Kasi, ang plan na kinuha namin is... St. George. Oh, St. George. And this is payable for 5 years. Pwede siyang monthly, pwede siyang semi-annually, at pwede din yearly. O pwede din one-time payment. Kasi ang kagandahan din ng one-time payment dito, may discount. Pero, inano ko na lang, minantly ko na lang kasi mabigat din eh. Kasi may insurance pa ako na dalaw na binabayaran. So, ito ang tips ko sa inyo guys ha. Tapos, para malaman nyo din na legit at nire-remit naman yung agent yung pinampabayad nyo. Kung, limbawa na nagdududa kayo, pwede kayong mag-chat mismo sa customer service ng St. Peter, gaya ng ginagawa ko. Tapos, humingi na din kayo ng number nila. Nagbibigay naman sila. Kasi sa akin, may nakakausap ko talaga ng manager. Saka yung cell number yung customer service. So, direktan akong nagtatanong kung andun na yung payment, ganun. Tapos, kung hindi nyo magawa yung ganun, humingi na lang kayo ng statement of accounts ng inyong plan sa inyong agent. Magbibigay naman sila, guys, unless unless niloloko kayo. Kasi pag once na ayaw nila magbigay na hiningi nyo, di ba, humingi kayo tapos ayaw nila, aba, magtaka na kayo, mas maganda yung punta na kayo sa office o i-check nyo kung anong status ng inyong plan. Kasi madami na din akong napanood sa YouTube na ganun na hindi pala binibigay yung agent sa opisina, hindi nila binabayad kahit binigyan pa kayo ng resibo. So, i-double check nyo din guys. So, ito ang tips ko sa inyo ah. Maganda tong plan na kinuha namin na St. Peter kasi panatag na ako kung ano man ang mangyayari in the future na hindi natin inasahan, hindi na tayo pabigat sa may iwan, di ba? Gaya yung nangyari sa hipag ko nung na-COVID nung September 14 last year. Nagamit niya yung St. Peter. So hindi na kami na problema. Kaya tapos 'di ba 3 years pa lang siya nagbabayad. Yung natirang 2 years pa, nawi-waive na. Yun ang kagandahan kasi pag once na halimbawa ako insurable ako, 'di ba? Pag naka 1 year na ako, tapos halimbawa may nangyari sa akin, yung beneficiary hindi na nila babayaran yung natirang balance ko. Mawi-waive na yun. Automatic. Kasi yun kasi ang ano ng benefits na ibibigay sa inyo ng St. Peter. Tapos, ano pa ba? Baka may nakalimutan ako guys ah. Ito kasi may tinatawag silang contestability din. 1 year. So, halimbawa, may nangyari nga sa'yo ng 1 year. After 1 year, mawi-waive na lahat yung 4 years. Tapos, makakuha ka pa ng insurance equal to the amount of your plan.
gaya yung nangyari sa hipag ko. Tapos, di ba nung pandemic nga, ang plan niya lang is St. George, na i-convert na yun sa, ano ba yun, sa cremation. Oo, sa cremation. Tapos, kasi pandemic nga, bawal magpaliding, di ba? So, diretso na nilang, ano, i-cremate. Tapos, nakakuha pa kami ng 38,000. Oo. Kasi, nung una kasi, mas mababa pa lang yung bayad ng St. Peter nung naka-avail siya. So, ang equal amount lang nung, ano, ang total amount lang yung plan ng hipag ko is 38 noon pa. Pero ngayon, nagmahal na kasi, mga 40 plus na. Or, ganun, oh. 42. Oh. 825 time is 5 years. Benta nyo lang, na lang, guys, ah. So, yung guys, ito lang gusto kong i-share sa inyo. Kung may nagbabalak man sa inyong kumuha ng St. Peter, if kaya naman, bakit hindi kayo kumuha, di ba? Kasi ang kagandahan nito, kung may nawala man nakamag-anak nyo at gusto nyong tulungan kasi wala silang, ano, wala silang pambili ng kabaong, pwede nyo silang, ano, pwede nyo ipamigay ito, lalo na pag, ano, pag na fully paid na siya. Kasi ang magandang St. Peter, 24/7 sila, guys. Pag tawag mo, anytime, ma-avail mo yung service, basta, ano, basta nagbabayad ka lang. Ganun. Tapos, ang kagandahan nito kasi, sagot na nila lahat ng, ano, ng pag-embalsa mo, at tapos, pag, ano, pa, basta paganda na yung patay, basta kompleto na, hanggang sa maipalibing. Pero yung pagkuha ng assistant, na yun ay kasama sa insurance, ilalakad mo pa yun. Kasi sa experience namin, 4 months namin nakuha. Four months namin bago nakuha. So, huwag kayo mainip this kasi sa inyo naman yung makukuha nyo naman. Makukuha naman ng beneficiary. Basta yung plan holder is nagbabayad. Kahit hindi siya natapos, basta 1 year. 1 year tapos, hindi pa niya natapos ang 5 years. Ma-avail na yung service. So, hindi na mahirapan yung may iwan. Hindi na duble-duble yung sakit. Hindi na duble-duble yung iyak na ng may iwan na mag-ayos sa katawan natin. So, ito lang, guys. At inulit ko, guys, sa mga gustong mag-support sa akin, paki-subscribe na yung channel ko. Patuloy niyong panoorin yung mga videos ko kasi madami pa akong i-upload, mga guys. And ito lang muna ngayon at sa susunod mag-upload ako ng another videos naman about sa pag-online selling ko yun. I-share ko naman sa inyo. So ito, guys, ha. Salamat at paki-like na lang, paki-share at paki-subscribe yung channel ko kasi nagsisimula pa lang po ako, eh. So, malaking tulong din sa akin yung guys. Salamat sa inyong lahat. God bless.